Hello guys! Napakarami nagtatanong kung paano daw ba makakuha ng Pag-ibig Loyalty Card. Kagaya nito, ito yung card na manggagaling sa Pag-ibig na may kasama ng cash card. At good as ATM card na siya na pwede nyo gamitin pag-withdraw or pagbayad online. Yung mga unang labas ng Pag-ibig Loyalty Card ay wala pang kasamang cash card. Buti na lang na timingan ko nung kumuha ako ay mayroon ng cash card yung nakuha kong Pag-ibig Loyalty Card. At kapag nag-loan kayo guys, ay dito na siya papasok. Kahit nandito ako sa abroad, ay nakapag-loan ako sa Pag-ibig. At yun nga guys, nung na-release na, ay dito na pinasok sa Pag-ibig Loyalty Card ko. Hindi kagaya noon na kailangan mo pa pumunta sa Pag-ibig office para i-pick up yung cheque. Para makapag-apply kayo ng Pag-ibig loan kahit nandito kayo sa abroad, ay dapat meron kayong virtual Pag-ibig website. Or dapat nakapag-register kayo sa virtual Pag-ibig. At kapag pumasok na yung pera na niloan mo sa Pag-ibig sa iyong Pag-ibig Loyalty Card, ay mache-check mo ito online sa Hello Pag-ibig app. At pwede mo na ito i-transfer sa Philippine Bank mo o kaya naman sa GCash. Ang ibang gamit pa ng Pag-ibig Loyalty Card ay napakaraming establishment sa Pilipinas ang nagbibigay ng malaking discount kapag ito ang binayad nyo. Lalo na sa mga restaurant guys, napakaraming restaurant ang nagbibigay ng malaking discount kapag isa kang Pag-ibig Loyalty Card holder. So, paano nga ba mag-apply ng Pag-ibig loan online? Actually, napakadali lang naman guys. Kagaya nga ng sabi ko, ang una nyong gagawin ay dapat nakapag-register kayo sa virtual Pag-ibig. At kapag napasok nyo na yung virtual Pag-ibig account nyo, ay i-click nyo lang yung multipurpose loan and click apply. And i-click mulit yung apply. At tuloy-tuloy na yan guys, sobrang dali lang yan kapag actual nyo na ang ginawa. Ako nga guys, ay tinry ko lang naman na mag-loan dahil curious ako. Pero hindi ko inaasahan na maa-approve yung loan ko. Kada login ko nga sa virtual Pag-ibig account ko, ay yung old employer ko pa rin sa Pilipinas ang nakalagay as my employer. Pero nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, ay pumunta ako sa Pag-ibig office para ipabago yung status ko para gawing OFW status. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nababago. Pero na-approve naman yung loan ko at nakatanggap ako ng 13,600 pesos at pumasok ito sa aking Pag-ibig Loyalty Card. So, paano ko nga ba nakuha ang aking Pag-ibig Loyalty Card? Actually guys, unexpected nga ang pagkakuha ko ng aking Pag-ibig Loyalty Card. Dahil pumunta lang naman ako sa opisina ng Pag-ibig sa loob ng POA Ortigas para mag-open ng Pag-ibig MP2 account. Pero after ko makapag-open ng Pag-ibig MP2, ay sinabihan nila ako na kumuha na ako ng aking Pag-ibig Loyalty Card. Tapos binigyan nila ako ng form at kailangan ko daw yun i-fill out. And after ko ma-fill out yung form, ay pinapunta nila ako sa centralized office nila sa Pag-ibig na matatagpuan sa loob ng Robinson's Galleria na katapat lang ng POA Ortigas or sa side ng POA Ortigas sa 3rd floor. Ang pagkakatanda ko guys ay 3rd floor yun. Tapos guys, nung nakarating na ako sa centralized office ng Pag-ibig na matatagpuan sa loob ng Robinson's Galleria, ay pumila lang ako doon. And take note guys, merong limit ang form na pinamimigay doon, pero yung galing sa POA at para sa mga OFW ay priority ito. At sa pagkakatanda ko guys, ay TTH lang sila nagre-release ng loyalty card. Meaning kada Tuesday at Thursday lang. Or kada Tuesday lang yata guys, correct me if I'm wrong sa mga naka-experience. And after ko mapicturean ay nagbayad lang ako ng 120 pesos or 150 pesos. Hindi ko lang sigurado guys, basta nasa ganong range lang yung binayad ko. And after ilang minutes ay tinawag na ako at nakuha ko na ang aking Pag-ibig Loyalty Card. Ganun lang kabilis guys. Kaya guys, kung pupunta kayo sa opisina ng Pag-ibig, kahit sa ang lugar man kayo sa Pilipinas, ay tanungin nyo na rin kung paano ba kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card. Dahil napaka-useful nito guys, lalo na kapag maglo-loan kayo. At ang validity nito guys, ay nakuha ko siya ng 2021 at ang expiration niya ay sa 2031 pa. So, 10 years ang validity niya. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!